Lalong-lalo na po kay Datu Vic at kay John Perrine. Marami pong salamat. Tatlong bagay lang po ang aking gustong i-share. Ang una po ay amin pong naging pangarap na rin na ang inyong native title ay hindi lang konsepto, kundi ang native title ay isang bagay na nahihipok, konkreto. At ito po ang simula. Ito po ang simula dahil sa pag-uusap ng dalawang mapayapang mga tagapanguna, si Datu Vic at si John Perrine, magiging konkreto ang tinatawag nating native title. Pangalawa pong bagay na gusto kong naging kasama sa kasayahan natin ngayon ay yung tinatawag na self-determination of the indigenous people. Dati, usapan po yan sa university. Then, usapan ng mga NGO. Then, usapan ng mga peace workers. Pero ngayon po, hindi na nila usapan yan. Iyan ay isang bagay na itataguyod ninyo, itutuloy nyo ang paglalaban dahil hindi po kami mga NGO ang gagawa niyan, kayo po. At kayo din ang magdedetermine kung anong ibig sabihin ng right to self-determination. Hindi po ang United Nations, hindi po ang Republika ng Pilipinas, kaya natutuwa po ako nung ikinwento sa akin ni Datu Vic at ni John Perrine na yung mga proyekto ninyo ay pag-uusapan nyo pa tribe after tribe after tribe. Kaya pinapalakpakan ko po kayo ngayon. Pangatlo pong bagay para sa mga Kristiyanong nandito. Mga kapwa ko Kristiyano, kung talagang mahal ninyo ang ating mga katutubo, huwag niyong gagamitin ang Kristiyanismo para burahin ang kanilang kultura. Nandito po ako bilang pastor. Patawarin niyo po kami sa ginawa namin sa mga nakalipas. Pero yun pong paghingi ng tawad pag walang aksyon, cheap sorry. Kaya po kami nagiging courier man lamang o tulay ay para naman kahit papaano maitaguyod namin kung anong gusto ng magbabaya sa aming mga katutubo. Maraming pong salamat.